una sa lahat. Anim na pamilya ng mga katutubong lumad ang nagrambulan sa ilalim ng Agdaw Flyover sa Davao City. Nagpalitan ng suntok ang mga sangkot sa gulo. Muntik pang madamay ang mismong kumukuha ng video. Ang pinag-ugatan ng malaking gulo na yan, abangan. Narito na iba pang malalaking balita sa frontline. Bangkang sakay ang limang Pilipinong mangingisda sa Paluan, Occidental Mindoro, tumaob matapos ma-hit and run ang sinasabing Chinese vessel. U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, naku-one-on-one interview ni News 5 Chief Luchi Cruz Valdez. Akusasyong isinasangkalan umano ng Amerika ang Pilipinas laban sa China, sinagot ng ambassador. So we can't control Chinese behavior, but what we can do is work together. Bilibid inmate Denver Mayores, sinentensyahan ng hanggang 8 taong pagkakulong kaugnay ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Piloto ng bumagsak na eroplano sa Isabela, natagpo ang patay. Pero ang nag-iisa niyang pasahero, posibleng nakaligtas. Tinaguri ang killer curve kung saan nahulog sa bangin ng isang bus hamtik-antike, pinasusuri ulit ng DPWH. TNVS driver, isinuko ang naiwang bag ng kanyang pasahero na may laman umanong droga. Sa pool sa CCTV, tatlong notorious na holdapper ng mga vape shop sa Valenzuela, arestado. At kilalanin ang bagong kapatid na makakasama natin sa frontline ng mga balita. Ng Department of Public Works and Highways ang tinaguriang killer curve sa Hamtik-Antike. Binahagi naman ng ilang survivor ng nahulog na bus ang kanilang karanasan bago ang trahedya. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulencio. Tila na sa ikalawang buhay na raw ngayon ang gurong si Mika Servano. Isa siya sa mga pasaherong sakay ng Sirius bus liner na nahulog sa bangin nitong Martes. Nakaligtas siya dahil niyakap siya ng bus inspector na siya namang nasawi sa disgrasya. Sugat at bali sa braso lang ang inabot ni Mika. Nakagising na ako, nasa ano na ako, nasa labas na ng Sirius sa may mga puno, sa may mga sa lupa. Together with the inspector na sinasabi nila na nag-save or nag-protect sa akin. Ang 60 anyos naman na madreng si Sister Maria Obeha na mamagapa ang mukha matapos tumamang ulo sa mga bakal sa bus. Nasawi ang isa sa mga kasama niyang Kenyan at maging ang isa pang Pinoy na seminarista. Parang nasa stage pa ako natulala knowing na yung dalawa kong kasama who are still young. Sila yung nauna. Pinuntahan naman ng News 5 ang tinaguri ang killer curve kung saan nangyari ang aksidente. Hindi kalayuan mula sa crash site, may mga warning sign na nakapaskil. Nauna nang sinabi ni Antique Governor Rodora Cadiao na accident prone ang kalsada. Bababa at paliko ito kaya madalas mawala ng kontrol ang mga malalaking sasakyan. Unang bumangga yung bus sa barrier sa taas hanggang sa tuluyan itong mawala ng kontrol at mahulog dito sa kinatatayuan ko. Tinatayang may lalim na 60 hanggang 70 feet yung bangin na ito kaya pahirapan yung pagkuha doon sa mga pasaherong naipit sa loob ng bus. Nauna nang nanawagan ng provincial government ng alternatibo at mas ligtas na kalsada. Matagal na yan. Panawagan na yan ng dating mga gobernador. Ewan ko kung bakit ang DPWH, once na may accident, puro band-aid solution lang ang nilalagay nila. Pero ayon kay Public Works and Highway Secretary Manny Bonuan, nasunod naman sa kalsada ang mga pamantayan para sa ligtas na daan. Lahat po naman ng safety measures that we can implement doon sa area na yan have been already incorporated. In fact, meron po mga reinforced concrete barriers on the
site na pinangyarihan nung aksidente na yan. Gayunpaman, magsasagawa rin daw ng safety audit ang DPWH sa lugar kasunod ng panawagan ng Antique Provincial Government. Inaalam na rin kung sino ang kumukuha ng mga road safety signage na gawa sa Bakal. Patuloy rin ang imbestigasyon ng Hamtik Police sa disgrasya. Yung dashcam, yung SD card ng dashcam ng Ceres Bus, hindi pa po nasa amin yung hindi pa po namin na-recover kasi nandun pa po sa area yung bus. Hindi pa po nalilift yung Ceres Bus. Sa huling tala ng Antique Provincial Government, 17 na ang nasawi habang 7 pa ang kritikal ang kondisyon. Nagpaabot na ng tulong pinansyal ang Ceres Bus liners sa mga biktima at kaanak ng mga nasawi. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. 6 na pamilya ng mga katutubong lumad ang nagrambulan sa gitna ng kalsada sa Davao City. Ang pinag-ugatan, mga pinamaskuhan nilang limos. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa pool sa videong ito, ang mga galit na mga lalaki may nagpapaluan. Ang ilan, naghihilahan at nagsasapakan. Meron pa ngang napahiga sa kalsada habang binubugbog ng mga tao. Ito ang eksena ng Sabado ng gabi sa Agdal Flyover sa Davao City. Ang mga sangkot sa rambol, mga katutubong lumad. Maging ang kumukuha ng video, muntik na ring madamay. Maya-maya pa, dumating na ang mga otoridad para awatin sila. Dito na nantulasan ang ilan sa kanila. Isa-isa namang dinampot ng mga pulis ang mga sangkot. Kwento ng mga otoridad, nagsimula lang ito sa alitan ng dalawa na nauwi sa rambol ng 6 na pamilya. Ang pinag-ugatan, away sa pera na galing sa pinamaskuhang limos. May hiram itong isang lumad sa isang lumad na hindi nabayaran. Kaya nagkaalitan sila, din nagkarambulan kasi sumali yung iba na kasamahan. Sabi pa ng mga pulis, madalas bumababa sa lungsod ang mga katutubong lumad tuwing sasapit ang Pasko para mamalimos. Sugatan ang karamihan sa nakipag-rambol pero nauwi sa arigluhan ang mga leader ng mga grupo. Sa tulong naman ng lokal na pamahalaan, inihatid ang mga sangkot sa rambol sa kani-kanilang lugar gamit ang mga truck at van. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Posibleng may kapalpakan sa pagkalap ng impormasyon kaugnay sa nangyaring pambobomba sa isang universidad sa Marawi City. Sa kabila ng trauma, muling nagsama-sama ang mga estudyanteng nakakita ng pagsabog. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Napuno ng iyakan ang loob ng maliit na classroom na ito sa Mindanao State University sa Marawi City. Sila ang ilan sa mga estudyante at mga residenteng nasa loob noon ng gymnasium nang biglang may sumabog. Ito ang unang nisa nila kasunod ng pambobomba. Pero kung dati, nasa mahigit 200 ang dumadalo sa misa, kanina, nasa 20 lang. Pero malaking bilang na raw ito kung tutuusin. Pagpapasalamat naman ang sambitin na ni Drusilia dahil himalang na buhay pa siya, lalo't nasa likod niya pala ang mga bombang iniwan. Nagkaroon siya ng maliliit na sugat. Ang mas malalim niyang sugat, hindi raw basta-basta maghihilom. Siya raw kasi ang nag-ayos ng uupuan ng mga dumadalo sa misa. Kaya bahagya niyang sinisi ang sarili kahit wala naman siyang kasalanan. Guilty din ako. Kay last na pinapupo ko, sabi niya, Ma'am, pwede ba na, sabi ko doon, sabi niya, dito lang sa malapit. Di sabi ko, dito, nandoon pala ang bomba sa, ang bag ng bomba sa baba ng kanyang upuan. Sabi ni Bishop Edwin de la Peña, hindi matitinag ng mga terorista ang kanilang pananampalataya. Huwag nating payagan na manalo sila, no, at sasabihin nila na nanalo kami sa nangyari, no. Nobody wins in an act of violence. Nobody wins in war. Lahat tayo talunan sa giyera, no. So, manatili lang tayong kalmado. Tinitignan naman ng AFP ang posibilidad ng failure of intelligence kung bakit nakalusot ang mga teroristang grupo. Sasagawa tayo ng investigation. Ano ba ang mga informasyon na available during the time? Mm-hmm. Na
nagawa ba ng mga sundalo natin o mga operatiba natin yung dapat gawin? Kung meron mga information, saan tayo nagkamali? So these are part of the investigation para at least ma-i-correct natin kung meron man tayong pagkakamali. Sabi pa ng AFP, bukod sa pag-iimbestiga sa nangyari, pinagtutuunan din nila ng pansin ang seguridad sa Marawi City, nang sa gayon, masigurong hindi na ito muli pang mangyayari. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Naka-heightened alert na ang mga airport, pantalan at bus terminal sa bansa ngayong holidays. Magpapakalat ng bomb experts ang Philippine Coast Guard bilang pag-iingat kasunod ng Marawi bombing. Nasa frontline ng balita niya, si Gerard De La Peña. Mula sa mga rescue equipment, mataas na kalibre ng armas at mga bomb expert, in-inspection lahat kanina ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang mga asset na yan ng Philippine Coast Guard. Ito ay para makita ang kahandaan nito sa dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Ayon sa DOTR, mas marami ang babiyahe ngayong Kapaskuhan kumpara nitong undas. Dahil dyan, naka-heightened alert na ang lahat ng airport, pantalan at terminal sa buong bansa. Simula sa December 15 hanggang January 8, 2024, nakadeploy ang mga asset ng Coast Guard para masiguro ang kaligtasan ng mga babiyahe. Kasama dyan ang bomb experts bilang pag-iingat kasunod na nangyaring Marawi bombing. It is always a concern, no? Kaya nga nagre-ready tayo for any eventuality, no? Nakita nyo naman yung mga facilities ng Coast Guard, yung ating mga personnel who are trained. For example, meron tayong mga bomb experts, no? Nakita nyo kanina, no? Kahit marami ang babiyahe ngayong holidays, nakadepende pa rin daw sa Department of Health kung oobligahin ang mga pasahero ng mga pampublikong sasakyan na magsuot ng face mask sa gitna ng na-detect ng mga kaso ng walking pneumonia sa bansa. Ang Philippine Ports Authority nagbaba ng utos sa mga kawani nito para sundin ang minimum health standards. Kasama dyan ang paghuhugas ng kamay, physical distancing at pamamalagi sa tahanan kung masama ang pakiramdam. Voluntaryo naman ang pagsusuot ng face mask. Napansin natin na tumataas yung bilang. Ano, hindi lamang sa balita, kundi pati sa sarili nating bakuran, ano, sa PPA, dumadami yung mga kawani natin na nagkakasakit. Ano. Medyo conscious tayo na tumataas din ang bilang ng mga nagkakaroon ng flu-like symptoms. May ilang pasahero namang voluntaryo nagfi-face mask na. Mas mabuti din tong nakamask ay ano, para safe din po if ever man kung may virus. Masanay din po. Mahigpit na paalala ng mga otoridad sa mga biyahero, mas mabuti na nag-iingat para maging masaya ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. It's good also to personally have yung mga mask natin. No? Nagbabalik tayo mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mahigit 4 piraso ng peking handle grip ng motorsiklo ang nasabat ng mga otoridad sa isang bodega sa Bulacan. Nabisto pang ginagamit ito ang pangalan ng isang brand. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Kahon-kahon mga peke motorcycle hand grip ang nakumpiska ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng PNP sa isang warehouse sa Barangay Bulihan, Taridel, Bulacan kahapon. Nagpanggap silang buyer at nang magkabayaran na. Ate, dito kami na. Police operation to, ha? Mga police kami. Yung binibenta nyo peke yon. Inaresto nila ang mga babaeng nakatransaksyon. Bukod kasi sa peke ang produktong ibinebenta online, ginagamit nila ang pangalan ng isang brand. Nag-conduct po kami ng press buy sa company and then naka-produce po kami. Tapos sinertify naman po nila na ito po ay peke. Iba ang packaging ng mga nakumpiskang hand grips sa original brand. Manipis din ang mga material na ginamit kaya mas mura itong ibinebenta sa merkado. Ang presyuhan kasi ng motorcycle grip mula sa mismong brand, 350 hanggang 2,000 pesos. Samantala, nasa 100 piso ang bentahan ng nasa bodegang ito. 3 babaeng empleyado ng warehouse ang inaresto. Suma total, nasa 400 piraso ng peking motorcycle hand grip na aabot sa higit 45,000 pesos ang halaga ang nakumpiska. Depensa naman ng mga naabutang empleyado. Hindi naman po kami aware na peke yung kasi trabahante lang po kami dun. Nagkatrabaho lang talaga kami. Operation lang kami, more on packing lang kasi talaga kami. Nagpapak lang kami, then shipment, ganun lang. Wala kaming idea sa mga binibenta. Wala pa din ako. Alam na piprint lang po kasi kami inutosan lang po kami.
Wala pa rin daw silang isang taong namamasukan sa warehouse. Maharap sila sa reklamong paglabag sa trademark infringement at unfair competition sa ilalim ng Intellectual Property Code of the Philippines. Patuloy namang tinutugis ang Chinese na may-ari ng warehouse. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Hinold up ng mga armadong lalaki ang isang vape shop sa Valenzuela. Ang kanilang natangay, nasa 2 milyong pisong halaga ng mga produkto. Nasa frontline ng balita niya, si Faith Del Mundo. Kuha ang video na ito sa harap ng isang vape shop sa Valenzuela nitong Martes ng madaling araw. Hinahakot ng mga lalaki ang mga supot at kahon papunta sa nakaparadang SUV. Ang mga lalaking yan, nagnanakaw na pala sa vape shop. Nasa 2 milyong pisong halaga ng mga produkto at iba't iba pang gamit ang tinangay nila. Hindi na nakuna ng CCTV pero hinold up din daw ng mga suspect ang may-ari ng shop at nobya nito. Takot na takot ang biktima nang makapanayam ng media. Kwento niya, nagpanggap na customer ang mga salarin. Kaya biglang hinold up ang bake shop. Pinaluhod at tinutukan ng baril ang mga biktima. Unang-una po nilang pumasok sa amin, akala mo talaga totoong bibili kasi okay po siya pumustura . May pa cellphone pa, may pa kwintas. Namukhaan naman ng biktima ang mga kawatan. Akala ko talaga mamamatay na po ako. Speechless po ako. Tapos pinokpok pa po. Kasi po tinitignan ko yung mukha, sabi ko may makita man lang ako na isang may mukha. Lahat po sila parang kakabuhat nila na pagod. Nagbaba po sila ng mga face mask na bandana. Nagsumbong sa mga pulis ang biktima kaya agad na nakasa ang follow-up operation. Arestado ang mga suspect na sina Paul Joseph Mahinay Hermoso, Mark Verhel Gascon at Kevin Kenneth Arnar. Ayon sa mga pulis, sangkot din ang mga suspect sa nakawa ng vape shop sa Maynila nitong Hulyo. Maraming grupo ito . One of the suspects natin na nakuha dito ay kasama dun sa nang hold up din ng vape shop sa Manila. May kaso sila doon. Hinahanap pa ang iba pang kasabwat ng mga suspect. Maharap sila sa reklamong robbery with violence and intimidation. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Inabot ng halos 13 oras ang sunog na tumupok sa isang warehouse sa Malabon. Mahigit 10 pamilya naman ang nasunugan sa Caloocan. Nasa frontline ang balitang yan, si Hannibal Talete. Hating gabi na, pero doble kayod ang mga bumbero sa pag-apula ng sunog na sumiklab sa isang warehouse sa Barangay Tinajeros, Malabon. Sa pangalawang palapag ng gusali nagsimula ang sunog, bandang alas 4 ng hapon kahapon. May mga nakaimbak na iba't ibang dental supplies katulad ng dental chairs sa gusali. Kararating lang po yata ng mga container. So, inaasahan po namin na punong-puno po yung loob talaga kaya sobrang laki po ng apoy at nahirapan po yung mga bumbero natin na makapasok. Naging problema rin para sa bumbero ang pagkuha ng tubig. Hindi raw kasi gumagana ang pinakamalapit na fire hydrant sa gilid ng warehouse. Kaya ang ginawa po ng ating mga firefighter, nag-iigib na lang po talaga sa mga malalapit na hydrant po dito sa Tinajeros. Ligtas namang nakalabas ang 6 na stay-in employees ng warehouse. Wala rin nadamay na ibang gusali. Mag-aalas 5 na ng umaga kanina, nang tuluyang maapulang apoy, inaalam pa ang sanhi na sunog. Pero base po doon sa nauna po natin na na-interview yung pong mga stay-in po, ayon po sa kanila, mga nagpuputukang mga wiring po ang kanilang narinig bago po magkaroon ng sunog. Sa Barangay 175, Caloocan naman, nagngangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente pasado hating gabi kanina. Paglabay, ala kasi-kasang usok dito. Ayun, apoy. Hindi na ako makapasok dito sa bahay. Kaya wala akong nailipit na gamit ko. Wala naman nasaktan sa sunog na agad namang naapula pasado alauna ng madaling araw. Nasa evacuation center pa rin ang 13 pamilyang nasunugan habang inaalam pa ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Pinatay sa sakal ang isang babae sa Barangay Fairview sa Baguio City. Nangyari ang krimen sa loob mismo ng bahay ng biktima. Kwento ng kasambahay, 2 salarin ang biglang pumasok sa kanilang bahay. Sakto namang nasa sala ang babaeng biktima at anak nito. Inutusan ng mga salarin ang kasambahay na umakyat sa second floor ng bahay kasama ang anak ng biktima.
Sa takot, sumunod sila hanggang sa makatakas sa mga salarin at iniwang patay ang babae sa loob ng isang kwarto. Tangay nila ang isang cellphone at mga alahas. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Susunod, asawa ng nasawing caregiver sa giyera sa Israel, eksklusibong humarap sa News 5, ang nabidyoang Pinay tila nabubuhay daw sa bangungot. Kaisa-isang pasahero ng bumagsak na eroplano sa Isabela, may mga senyales na buhay pa. At matapos madawid sa hiwalay ang Catherine Bernardo at Daniel Padilla, senior high star Andrea Brillantes, kumusta na kaya? Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Feel the best. I'm feeling. When Christmas, my
kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na ang asawa ni Paul Castelvi, ang isa sa apat na Pilipinong nasawi sa gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Naisilang na rin niya ang kanilang anak na halos isang dekadang pinagdasal ni Paul pero hindi na niya nasilayan. Live mula sa Tel Aviv sa Israel, nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawid exclusive. Reniel, kumusta ang nabalong asawa ni Castelvi? Julius, tila nasa isang bangungot pa rin nga itong asawa ni Paul Castelvi na nakabase rin dito sa Israel. Malaking panghihinayang kasi para sa kanya na hindi man lang nakita ng mister ang anak at maagang naulila ang kanilang uniko iho. Tagal-tagal namin yung ginusto magkaanak. Tapos konti na lang. Ilang weeks na lang makikita nila yung anak namin eh. Ang dami niyang plano. Hirap tanggapin at marami pa rin tanong si Jovel sa pagkamatay ng kanyang mister na si Paul Castelvi. Si Paul ang isa sa apat na Pinoy na nasawi dahil sa bakbakan ng Israel at Hamas nitong October 7. Sa kasagsagan ng giyera nitong Oktubre, 8 buntis si Jovel. 3 linggo bago siya manganak, napatay si Paul ng lusubin ng Hamas ang tinutuluyan nito sa Biri, isang kibbutz o komunidad malapit sa Gaza Strip. Dahil sa pangyayari, mistulang nabubuhay umano sa masamang panaginip si Jovel. Nanganak si Jovel nitong November 3. Katulad ni Paul, caregiver din siya at 5 taon din silang nagsama ng kanyang asawa sa Israel. Alam mo yung nasanay ngang kasama yung asawa mo ng 10 years. Puso nito lang kami nagkasama sa Israel na halos 5 years. Nag-enjoy pa lang kami sa mga plano namin. Puso sabi niya sa akin na kahit hindi kami magkaanak kasi nga may problema ako sa thyroid ko, may pikos ako. Ang plano niya, mag-travel na lang po kami dito sa Israel o kahit sa ibang bansa. Tapos po, ang plano namin, pag walang baby, pag-aaralin na lang po namin yung mga pamangkin namin. December 22, nakatakdang umuwi ng Pilipinas si Jovel at ang anak na si Baby JP. Kasama nilang iuwi ang abo ni Paul. Pag umuwi po kami sa this December, diretso po siya ng San Fernando. Yun po yung napag-usapan namin ng biyanan ko na sa San Fernando po ibuburo ng 4 to 5 days and then po after po nun iuwi sa amin sa Kabanatuan, ibuburo din po doon and then ililibing po doon. Pebrero sa susunod na taon ay babalik si Jovel sa Israel. May iwan muna umano ang kanilang anak sa pangangalaga ng kanyang biyanan. Siniguro naman ng Philippine Embassy rito sa Tel Aviv na mabibigyan ng tulong ang mga naulila ng mga Pilipinong nasawi sa giyera kasama na si Paul. Meron silang matatanggap na mas malaki pa, no? Na yun ang para lifetime din na tulong para sa pamilya nung naiwan, no? Actually ang maganda nga sa kanila sa Israel, hindi na sila nagdi-distinguish kung Israeli ka or non-Israeli, no? Basta ang ano doon ang unang-una punto ay ikaw ay naging biktima dito sa Israel. Sa Pilipinas naman, nilalatag na rin ng OWA ang pangkabuhayan at scholarship grant para sa kaanak ng 4 Pilipinong namatay sa giyera sa Israel. Samantala, isa pang Pilipina mula Gaza ang nakabalik na sa Pilipinas kahapon. Sa 137 na Pinoy sa Gaza, 17 na lang ang naiwan at 3 ang naghihintay pa rin sa Rafah border upang makatawid sa Egypt. Isang Pilipinong madre naman ang nagdesisyon na hindi talaga lalabas ng Gaza dahil inaalagaan ang mga naulilang bata dahil sa giyera. Julius, sa ngayon ay tahimik yung airspace dito sa Tel Aviv. Pero kung susundan natin yung rocket trend sa nakalipas na isang linggo, ay noong isang araw nga ay nagpaulan na ito nga mula sa Gaza Strip. So inaasahan na ngayong hapon hanggang mamayang gabi ay magkakaroon na naman ng rocket attack dito sa Tel Aviv. Julius. Maraming salamat, Reniel Pawid. Posibleng maging bantana sa buong mundo ang giyera ngayon sa Gaza. Yan ang babala ng United Nations. Kasabay ng panawagan ng humanitarian ceasefire. Ang Frontline News Abroad sa report ni Maricel Halili. Allahu Akbar, Allah, alhamdulillah. Mismong mga tangke ng Israeli military ang pinuntirya ng Hamas sa Gaza Strip. Base sa videong ito na inilabas ng Hamas military wing, gamit ang mga rocket-propelled grenades, pinasabok ang mga armored vehicle.
Pero hindi nagpapatinag ang mga Israeli forces. Sa videong ito, kita ang kanilang pag-atake sa Khan Yunis na nasa timog na bahagi ng Gaza. Nitong linggo lang nang palikasin ng mga residente roon matapos si anunsyo ng Israel na lulusubin na rin nila ang southern Gaza. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, napapaligiran na ng kanilang mga sundalo ang bahay ng isang leader ng Hamas na si Yahya Sinwar sa Gaza. Positibo si Netanyahu na mahuhuli ang Hamas leader. Sa gitna ng sagupaan ng Israel at Hamas, nagbabala si United Nations Secretary General Antonio Guterres na posibleng maging bantana sa buong mundo ang giyera sa Gaza. Palalalain daw nito ang mga kasalukuyang banta sa international peace and security. Kaya sa isang sulat, hinimok ni Guterres ang mga miyembro ng Security Council na isulong ang humanitarian ceasefire at iwasang mapurnada ito. Giniit niya yan sa pamamagitan ng Article 99 ng UN Charter. Ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Guterres mula nang maupo sa pwesto noong 2017. Kasunod nito, nagsabi ang United Arab Emirates na handa silang isulong ulit ang humanitarian ceasefire sa pamamagitan ng isang resolusyon. Para ma-adopt ito, kailangang pumabor ang hindi bababa sa 9 na member countries at dapat walang veto mula sa 5 permanent members. Yun nga lang, tutol dito ang Israel at Amerika. Ang mga Hamas lang daw kasi ang makikinabang. Mas susuportahan pa raw nila ang tigil putukan para maprotektahan ang mga sibilyan at pagpapakawala ng mga bihag. Pero habang patagal ng patagal ang giyera, maraming buhay ang nawawala. Maraming bata rin ang napagkaitang mamuhay ng payapa. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Nakarecover na ang 4 na kaso ng walking pneumonia na na-detect sa bansa. Kasunod yan, tinayak ng DOH na wala pang outbreak ng sakit sa ating bansa. Nasa frontline ang balitang yan, si JC Cosico. Laging nakasuot ng face mask ang tricycle driver na si Emiliano tuwing namamasada. Bukod sa usok at alikabok, panlaban daw niya yan sa iba't ibang klase ng sakit. Dahil sa mga pasahero, hindi namin alam kung saan sila nanggaling, ano ang mayroon sila, may nararamdaman ba sila o wala. Ang importante, safety rin. Dito sa Rizal Medical Center sa Pasig, 8 hanggang 10 pasyente ang nagpapakonsulta sa emergency room araw-araw dahil sa iba't ibang karamdaman. Nakikitaan din sila ng mga flu-like symptoms kaya tinetest. Incidentally, no, pag sinaswab namin, nagpa-positive sa COVID yung iba. We do have isolation rooms, no? So doon muna namin sila nilalagay. Sa daang-daang kaso ng influenza-like illness o malatarang kasong sakit sa bansa, mula Enero hanggang nitong Nobyembre, 4 ang na-detect na kaso ng walking pneumonia na dulot ng bakterya na Mycoplasma pneumoniae. Lahat sila gumaling na. Yan din ang kumakalat na impeksyon sa China na ayon sa Department of Health ay hindi naman na bago sa ating bansa. It's been there except that men are getting aware of it now because of what's happening in China. Meron tayo noon, kaya lang the reason why it's not reported often is because doctors will not routinely test for that organism. Naipapasa ang walking pneumonia sa pamamagitan ng respiratory droplets, halimbawa kung umubo o bumahing ang isang taong infected. Di rin nalalayo sa COVID-19 ang ilang sintomas ng walking pneumonia, gaya ng lagnat, pananakit ng ulo, sore throat at ubo. Kaya napakahalaga ng pagpapatest, lalo na yung mga matagal nang inuubo. 1 or 2 months na, you still have cough, which bothers many patients. Here it only needs antibiotics. It's walking pneumonia, so it doesn't kill as much as other pneumonias like COVID. Sa ngayon, tiniyak ng DOH na walang outbreak ng walking pneumonia sa bansa. Payo naman nila sa publiko ngayong magpapasko kung kailan kabi-kabila ang mga pagtitipon, ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagsunod sa social distancing, pagpapabakuna at pagsuot ng face mask lalo na sa mga matataong lugar. Huwag na rin daw lumabas yung mga may sintomas para di na makahawa. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
So, Biz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga pangmalakasang showbiz balita ngayong Webes. For the first time, matapos madawit sa hiwalayang Kathniel, nakakwentuhan ng News 5 si Andrea Brillantes kasama ang kanyang senior high co-stars dito sa Kapatid Network. Say niya, deadma muna siya sa issue. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Mamalat-malat pa ang boses straight sa isa pang racket. Maaga sa set si Andrea Brillantes para sa hit Kapatid Dreamscape serye na Senior High. Ako pa nga nauna eh, kaysa sa project. Nadadawit man sa issue ng hiwalayang Kathniel. No time for that topic muna si Andrea. Dito naman pwede mag-stop. Hindi pa pwede mag-stop. Dahil madami pa akong kailangan gawin in life at madami pa akong kailangan bayaran. Hanggang ngayon, tahimik pa rin si Andrea sa mga binabato sa kanyang intriga. Pero dahil sa karakter niya sa Senior High, malaki na raw ang kanyang naging personal growth. So sa'yo laging palabanan, siya'y lagi sumusugod. Pero doon mo din maaaral na hindi dapat sumusugod ka lang parati. Dapat nagsa-strategize ka din and pinaprocess mo muna yung emotions mo. Kagabi, trending ang episode sa panibagong acting showcase ni Cyril Manabat at Zijan Haranilla. Special kasi yung kiss na yun para sa akin eh. Sorry. Special team, bakit show pa ba yun ha? May itnog na maalat ba yun kaya nag-special? Ha? Ano yun? Paano naging special yun? Kwento ni Cyril, na-challenge siya sa naging eksena nila ni Zijan. Ang hirap nga po nun kasi ang bigat po nung eksena, pero since si Roxy ano pa rin siya, maligalig. Tapos di ko po minsan alam kung paano babaliin yung drama, tapos biglang comedy yung mga lines. So kudos po ulit sa mga writers. Si Zijan, mas na-excite naman sa mga magiging development ng kwento ng karakter niya na si Tim, na nai-inlove na rin kay Poch, played by Miggy Jimenez. Ngayon na umami na si Tim kay Roxy na meron nga ang third party, ganun. Siguro po mas makikita nila yung magiging closeness ni Tim and Poch after umamin. Isa pang dapat abangan, ang magiging takbo ng kwento ng karakter naman ni Kyle Etchari na si Obed. Share ni Kyle, kakaiba itong Senior High, lalo na't relate much siya sa role na isang kaanak ng may cancer. May mga eksena po kayo makita na, yung mga eksena po namin ni Tita Ibiang, laging one take lang kasi ramdam na ramdam ko agad. Napapanood ang Senior High Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng Batang Quiapo sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, big buzz ngayon ang muling pagre-renew ng kontrata ng K-pop supergroup na Blackpink sa kanilang talent management na YG Entertainment. Ayon yan mismo sa YG, August pa nang mag-expire ang kontrata ng girl group sa kanilang management. Kaya naman, ganun na lang ang pag-aalala ng kanilang fans sa tatakbuhin ng kanilang karera. Wala namang dinetalye kung hanggang kailan tatakbo ang kanilang bagong kontrata. Mula nang mag-debut sila sa YG noong 2016, isa na ang Blackpink sa naging pinaka-successful na girl group sa buong mundo. Susunod, bilibid inmate na dawit sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid, hinatulang guilty. Piloto ng bumagsak na eroplano sa Isabela, kumpirmadong patay. Ay isa-isa niyang pasahero, posibleng buhay pa. At tumitinding tensyon sa South China Sea at iba pang issue, sinagot ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson sa one-on-one interview kay News 5 Chief Luchi Cruz Valdez. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Kailan ay tumungo ako sa Seoul, South Korea para makaranas ng K-drama feels. Alam nyo kasi, isa ako sa mga nahumaling sa K-drama noong panahon ng pandemya.
Naaliw naman ako sa mga lugar na napuntahan ko, pero may isang nakapagpamangha sa akin at aaminin ko, kinainggitan ko tungkol sa kultura nila. At yan ang paksa ng aking 5-minutong report. Higit pa sa mga tourist spot, mga shopping district, mga K-drama at K-pop locations, ang tunay na nakapagpamangha sa akin sa bansang Korea ay ito, ang Starfield Library na nasa loob ng isang shopping mall sa sikat na Gangnam District sa Seoul. O di ba't nakalalaglag pa nga ang aklatang ito? Humigit kumulang 50,000 mga aklatang naririto na nakasalansan sa mga gahiganting bookshelf sa 4 na sulok ng library. Ang mas nakapagpapabilib sa akin ay ang dagsa ng mga tao, turista man o Koreano. Saan ka nakakita ng library na naging tourist spot? At hindi sila nagsenselfie lang ha. Bata, matanda, solo-solo o pamilya, marami ang talagang nagbabasa o nag-aaral. Alam niyo kung sinasabi ng library na ito? That the Koreans are a reading people. At they set great store on reading. Para sa kanila, ang mga tunay na edukado, maalam. At para maging maalam, dapat magbasa ng libro. Galing, no? Ayon sa mga eksperto, napakaraming benepisyo ang dulot ng pagbabasa. Unang-una na riyan ang pagpapatalas ng utak o pagiging matalino. Ang utak ng tao ay may mga neuron na nagsisilbing imbaka ng lahat ng uri ng impormasyon. Sa tuwing tayo'y nagbabasa, nalilikha sa utak natin ang mga koneksyon at lagusan na nagsisilbing tulay at nag-uugnay sa neurons na ito. Kaya napagtatagni-tagni natin ang mga impormasyon, siya namang nagpapatalas sa ating karunungan. Natututo rin ang utak na lumutas ng sari-saring problema. Problem solving, ika nga. Abay, malaking bagay. Gayong napakarami nating hamon sa araw-araw. It also helps people, especially those individuals who are at the later stages of life, na pwedeng mag-prevent from experiencing neurocognitive disorders, dementia. Napaisip tuloy ako, kumusta na kayang interes at kagawian nating mga Pinoy pagdating sa pagbabasa? Nagbabasa ka pa ng libro? Hindi na. Facebook, ganun. YouTube, TikTok, yun. Pinalaki po na hindi po gano'n na-expose sa mga books, mga stories, kaya di po gano'n na-tahilig sa mga gano'n. Talaga namang sa panahon ngayon ng TikTok, Facebook, Instagram at YouTube, nagiging tunay na mapanghamon ang magbasa ng libro. Dagdag pa riyan ang tila bagang pakonti ng pakonting mga silid aklatan o library. Kahit nga ang ating National Library sa Maynila ay hindi na rin pinupuntahan ang mga gustong magbasa. Marami pa naman sanang koleksyon ng mga libro dito. Ang kaso, hindi naman open shelf ang estilo sa National Library. Hindi naka-display ang mga aklat, kaya hindi nahahawakan ang mga nais sanang makapagbasa kahit konting browsing man lang. Wala rin sumusunod sa batas na nagtatakdang magtayo ng mga reading center o library sa mga LGU. Kaya sa halip na 44,000 ang bilang sana ng mga library, abay higit kumulang 1,600 lang ang bilang nila. Kaya pagpunta ko sa annual book fair kamakailan, abay hindi ko inaasahan ang aking nakita. Sa totoo lang, nagulat ako na binagsa itong Manila International Book Fair. Hindi ko akalain na marami pa rin mga Pinoy ang tutungo rito, hindi lamang para magbasa ng libre, kundi para bumili ng libro. This is very, very encouraging. Ang nasaksihan kong pagdagsa ng tao sa book fair ay magandang balita para sa mga publisher at syempre pati sa mga manunulat. Marami pa rin ang may interes na magbasa at nais bumili ng sarili nilang kopya ng mga libro. Sang-ayon dito ang sikat na book author, screenwriter, journalist, novelist at playwright na si Ricky Lee. Look around. Ang dami-dami nila. Hindi yan magpapagod na pumunta rito if they don't love books. Ang problema lang, syempre, kahit mahilig kang magbasa, hindi naman libre ang mga libro. Paperback book like this, medyo nagmahala na 315. So, medyo mahirap pa afford.
Ang malaking hamon ngayon sa atin ay kung paano gagawing mas mura ang mga librong ibinebenta at paano mapapadali para sa mga Pinoy na makakuha o makahiram ng libro. Yan ang dapat nating pagtuunan ng mas malalim na atensyon kung gusto nating gawing mas maalam ang mga Pinoy. Sa isang sulok ng Starfield Library ay nakasulat ang mga katagang ito. Hango kay Benjamin Franklin, isang Amerikanong nuknukan sa karunungan. Reading makes a full man, and writing a complete man. Sa wika natin, ang pagbabasa ay kaganapan ng katauhan. Ang pagsusulat ay kabuuan nito. Hindi pat yan ang karurok-rurukan ng kaalaman, bagay na mahahasa natin sa pamamagitan ng simpleng pagbabasa. Pagkakakulong ang isang bilanggong kasabwat sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Ayon sa Department of Justice, inilabas ng Las Piñas Regional Trial Court ang desisyon matapos umamin si Denver Mayores na kasabwat nga siya sa pagpaslang kay Cop Percy noong 2022. Isang person deprived of liberty si Mayores at nakakulong ngayon sa Nubilibid Prison dahil sa kasong murder. Ayon sa kapatid ni Percy Lapid na si Roy Mabasa, inaasahan na raw nila ito. Pero ang mas hinihintay daw nila ay ang mahuli ang umano'y mastermind sa krimen na si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at itinuturong kasabwat na si Ricardo Zulueta. Expected naman namin na papasok ng plea bargain si Mayores dahil nga dun sa pakikipagsabwatan niya sa pagpatay kay Ka Percy. Pero ang inasa namin dito ay siyempre yung pagdakit doon sa kinikilalang malaking isda, no? Si Bantag niya at saka si Silueta. Nadiskubre ng isang TNVS driver ang bag na naglalaman ng hinihinalang shabu at ecstasy. Isinuko ng driver na si alias Paul ang mamahaling bag sa programang Wanted sa radyo ng Radyo 5. Nang buksan ang bag, tumambad sa mga operatiba ng PIDEA ang 5,000 pisong cash, 3 pakete ng hinihinalang shabu, 2 bote ng umano'y ecstasy tablets at envelope na may lamang puting pulbos. Ayon kay alias Paul, naiwan daw ng kanyang pasahero ang bag kaninang alas 3 na madaling araw. Duda raw ang driver kaya dinala niya agad ang bag sa programa. Ayon sa PIDEA, susuriin nila ang mga nakuhang kontrabando at hahanapin din ang may-ari ng bag na posibleng isang dayuhan base sa nakuhang ID sa bag at booking details sa ride-hailing app. Natagpo ang patay ang piloto ng bumagsak na Cessna plane sa Isabela habang may mga senyales na buhay pa ang kaisa-isa niyang pasahero. Kanina nalapitan na ng rescuers ang Piper plane na bumagsak sa kabundukan ng Sierra Madre na sakop ng bayan ng San Mariano. Natagpuan ng mga rescuer na wala ng buhay ang pilotong si Captain Levy Abul II. Pero nawawala ang kanyang pasaherong si Irma Escalante. Posible raw na nakaligtas siya sa plane crash. May nakita kasing makeshift shelter o pansamantalang silungan malapit sa crash site. Target ng rescuers na magpadala ng K-9 trackers para hanapin ang pasahero. Bukas din ang target na pagdadala sa labi ng nasawing piloto sa Cagayan City sa Isabela. Kabilang selebrasyon kasunod ng panalo ng De La Salle Green Archers sa UAP Season 86 Men's Basketball Finals. Itong unang kampiyonato ng Archers sa loob ng 7 taon. Nasa frontline ang balitang yan si Marty Bautista.
This free throw could be for the championship for the Green Archers. And that's it right there. Sa free throw na yan ni Kevin Kiambao, naselyohan ang panalo ng De La Salle Green Archers kontra sa UP Fighting Maroons sa UAAP Season 86 Men's Basketball Finals. Final score, 73-69. De La Salle University Green Archers! Inabot ng 7 taon bago na ibalik sa Taft ang kampyonato. Kaya ganun na lang ang pagdiriwang ng Archers. Itinanghal na Finals MVP si Kiambao matapos magtala ng 24 points, 9 rebounds at 2 blocks. Unang kampyonato rin ito para sa first-year coach ng DLSU na si Topex Robinson. Naki-celebrate ang ilang kilalang personalidad, gaya na lang ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at rumored girlfriend ni Evan Nelly na si Kitty Duterte. Seeing all his hard work and dedication, I'm really proud. Naroon din si former Green Archer Jeron Teng na nanguna sa UAAP title ng Archers noong Season 79. Sobrang sarap na ganong feeling and now is the best time to be a Lasallian. Animo Lasall! Pagdating naman sa Taft, sinalubong ng mga estudyante at faculty ang Archers. Pampaboost din daw ang championship lalo ngayong final exams week sa DLSU. I'm down to my last test tomorrow already and I really felt the need to share this joyous celebration with the rest of the Lasallian community. I have to be here. Amazing end to our week, finals week for the term. Nagkaroon ng maikling programa sa grounds ng Henry C. Senior Hall para sa team. Bilang selebrasyon, pinailawan ang harap ng St. LaSalle Hall sa DLSU Manila Campus. Labis naman ang saya ng presidente ng university dahil sa pagkakapanalo ng Koponan. After all of these years to finally get the championship back to Taft is really something that we've always been working hard for and dreaming for, and then finally it's here. So just really, really ecstatic as a Lasallian community. Inaasahan naman ng mas matinding selebrasyon sa campus sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bautista, News 5. Pinataob ng Creamline Cool Smashers ang Cherry Tigo crossovers sa Game 1 ng PBL All-Filipino Conference Semifinals. Dala ang kanilang 11-game winning streak na sweep ng Creamline ang crossovers. Pinahirapan ng trio ni na Gemma Galanza, Alisa Valdez at Tots Carlos ang depensa ng Cherry. Isang panalo na lang ang kailangan ng Creamline para makatungtong sa finals. Kasalukuyang naghaharap ngayon ang Choco Mucho Flying Titans at Signal HD Spikers. Inaantabayanan kung sino ang una ang makakalamang bago sila muling magharap sa Game 2 sa Sabado. Susunod, bangka ng mga mangingisdang Pinoy tumaob matapos banggain at iwan ang cargo ship ng China. At akusasyong isinasangkalan daw ng US ang Pilipinas laban sa China, sinagot ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson sa one-on-one interview ni News 5 Chief Luchi Cruz Valdez. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Tol, ikaw muna bahala sa motor ko, ha? Mag-a-abroad muna ako. Ako na bahala. Pare, parang motor ko yung nakapark na to, ha? Hindi, pare, binenta na sa akin to. Nandito pa nga sa akin yung DDoP sale niyan, eh. Torni, binenta yung motor ko gamit ang peking firma at tutoryado pa. May visa ba yung ganitong kontrata? Legal ba to? Hindi po yan legal. Void o walang visa ang nasabing DDoP sale o kontrata dahil peki ang pirma ng seller at hindi humarap ng personal sa notaryo. Ang pamimeke o falsification of public or official documents gaya ng DDoP sale ay isang krimen ayon sa Article 172 ng Revised Penal Code. Sa kasong napanood natin, ang pamimeke ng dokumento ay ginamit para mabenta ang motor. Kaya ang angkop na kaso sa ganitong sitwasyon ay estafa through falsification of public documents.
ang parusang ipapataw ay yung sa mas malalang krimen sa estafa. Umaabot ng 20 taon na pagkakakulong ang parusa dito, depende sa halaga ng motor na ibinenta. Attorney, maraming notary na nag-aalok sa side ko ilalim ng tulay. Saan po ba pwede ma-verify na legit notary public ang isang lawyer? Pwede po bang staff lang niya ang nakaharap namin pero pirma naman ng lawyer ang ginagamit niya? Maaari niyong ma-check o ma-verify kung legit ang isang abogado sa website mismo ng Supreme Court o sa pinakamalapit na Integrated Bar of the Philippines Office o sa Office of the Clerk of Court sa pinakamalapit na Regional Trial Court sa lugar kung saan nandoon yung notaryo. Tandaan na kailangang kaharap ninyo mismo ang notaryo. Hindi pwedeng yung staff o secretary lamang ang kaharap ninyo at ipipirma na lang niya ang notary public. Bawal po yan. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat.
Nabangga ng barko ng China ang bangka ng mga Pilipinong mangiisda sa dagat malapit sa Paluan, Occidental Mindoro. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakahinto raw ang fishing boat na CA Ruel J nang biglang salpukin sila ng barkong MV Taihang 8 nitong Martes. At sa lakas ng pagkakabangga, tumaob ang bangka at nahulog sa dagat ang limang Pinoy. Sa halip na tulungan, iniwan daw ng cargo vessel ang mga mangiisda. Makalipas ang ilang oras, na rescue din ang mga mangiisda. Sabi ng PCG, tinetrace na nila ngayon ang barko. Huli raw ito nakita sa Cebu Strait sa Mindanao. Kausap na rin daw nila ang gobyerno ng China. We will be very serious on this. So this goes through with any users of our seas. If they commit mistakes, they commit offense in our waters, we will go after them anywhere in the world through the existing protocols that we have with other coast guards. Habang lumalakas ang relasyon ng Pilipinas at Amerika, nagkakalamat naman ang ugnayan natin sa China. Ang pangamba tuloy ng ilan, baka kinakaibigan lang tayo ng Amerika dahil may tensyon sila ng China. Yan at iba pang issue sa one-on-one interview ni News 5 Chief Luchi Cruz Valdez kay United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Let's start with China, of course. As you know, the tension in the West Philippine Sea has been ratcheted up so much these past couple of months. You know, the West Philippine Sea is not just the focus of tensions now. There's also China, Taiwan, and in all of these, U.S. plays a very important role. How do you manage perceptions that the U.S. is just using the Philippines as sort of like a forward base? In case tensions between China and Taiwan escalate further? Well, I think we need to look back to our shared history. Our mutual defense treaty dates back over 70 years to 1951. Right. It, when you think about what China was then and what it is now, it's completely different. But that mutual defense treaty has stood the test of time and served both countries well. So I completely reject the notion that somehow current tensions with China are the reason the United States is focused on the Philippines or the reason that we're here. China is an important trading partner for the United States, just as it is for the Philippines. But aggressive behavior in the West Philippine Sea does not serve to promote our economic prosperity agenda for any of our countries. The sad reality is the aggression continues. And China has been very prickly about the relationship between the U.S. and the Philippines on this matter. What do you think the U.S. can do in order to help the Philippines a little more directly in this matter without looking like it's actually the one, dictating the terms? Well, I think for the U.S. and the Philippines, we need to look at what we've done well, what has worked for us, and focus on our own bilateral relationship, and also forming partnerships and alliances and relationships with other like-minded countries. Mm-hmm. We can't control Chinese behavior, but what we can do is work together as like-minded countries, and we've seen many countries come out in support of the Philippines. How is the U.S. government now feeling the restoration of, if you will, warmth that the Philippine government is now giving it, especially in view of the fact that the previous administration was very, very resistant to U.S.? Well, you know, there are ups and downs with any given administration in ties between governments. But again, if you look at U.S.-Philippine relations holistically, they have always been on very strong footing. We're not just friends, partners, and allies, we're family. And let's talk about trade relations. Mm-hmm. You recently came out with a press release about how we've crossed the 33 billion mark. Yes. In terms of the trade. Can it get a little faster, do you see, in the next couple of years? I think it will. I think those are the hard economic times. The 33 billion number that you mentioned was for this past year. We expect this current year's numbers to be even bigger. And there's a lot of optimism about the Philippines and about opportunities here. You've got a young, dynamic population, very service-oriented, very keen to
to work in a culture that promotes equity and diversity and accessibility for all. So, but really, how do American investors look at the Philippines in terms of its potential for growth? Well, you know, American investors look at the Philippines the way they look, I think, at all, you know, any country. They want transparency and predictability. Do we have that? I think that what I hear, what I see is, yes, it is getting, the investment climate here is improving. Do you think we've come away from the big brother, little brother kind of relationship? Absolutely. The United States sees the Philippines for what it is, an equal sovereign country. And we need each other. Abangan ang buong panayam kay U.S. Ambassador Mary Kay Carlson sa social media platforms ng News 5. Mga kapatid, nilabas na ng Oxford University Press ng Oxford Dictionary ang kanilang Word of the Year. Yan ang Riz. Hango po yan sa karisma, as in iyong gitnang syllable ng salitang yan. Another term para makapangakit. Pero paano ba ito nagsimulang gamitin? Sabi ng Oxford, 2022 lang nang pausuhin niya ng online streamer na si Kai Senat ang post niya sa kaniyang video, Riz Tips. Tapos itong Hunyo, kinatuwaan ng mga netizen ang pahayag ni Tom Holland sa isang interview, saying, "I have no Riz whatsoever. I have limited Riz." Naging meme pa yan. Sabi pa ng Oxford, maraming salitang nakalaban ang Riz para sa titulong Word of the Year. Kabilang po dyan, iyong situationship, as in iyong bagong version ng no-label relationship. Nadyan din iyong prompt na madalas na ginagamit ngayon sa paggamit ng artificial intelligence o AI. Lumitaw rin ang salitang de-influencing, isang uri ng pag-iimpluwensya na nagtutulak naman sa publiko na huwag nang tangkilikin ang isang bagay. At ang isa pang madalas na nagagamit na salita ngayon, ang Swiftie. Paliwanag ni Casper Graff-Wall na presidente ng Oxford Languages, isinasalamin ng salitang Riz ang social media ngayon na mabilis na nagbabago ng lingwahe. 2004 lang nang simula ng Oxford ang pamimili ng kanilang Word of the Year. Pero bago po ito, may tinatawag ng Wort des Jahres o Word of the Year ang mga German na sinasabing sinimulan pa noong 1971. Noong 1990 naman nang magkaroon din ng ganitong uri ng tradisyon ang Amerika dahil sa English professor at executive secretary ng American Dialect Society na si Alan Metcalf. Ang una pa nilang Word of the Year noon, Bosch Lips, na nangangahulugan ng hindi sinserong pahayag ng isang politiko. Mga kapatid, ayon nga po sa kasabihan, words are precious dahil ang bawat letra nito may katumbas na bigat. Parang ang lagi po nating paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay! Susunod, dalawang SMNI anchors na pinakontempt ng kamera nag-hunger strike sa detention facility. No registration, no travel policy, suspindi ng LTO ngayong holiday season. At isa sa mga pinagkakatiwala ang broadcast journalist sa bansa, makakasama na natin sa pagbabalita. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sa langit, di ba't nadidinig na rin, dinig ng mga nangangaroling at mga hiling ng pusong umaawit. Himig natin sabay.
maligayang Pasko sa iyo kapatid. The best ang feeling tuwing Christmas magkapiling. Laging feel na feel, laging feel na feel. Damang-dama ang sigla, umaapaw ang ligaya. Lalong feel na feel, lalong feel na feel. Pagtapak pa lang ng September, ramdam ang Christmas fever. Hihirit na na whenever I see, bibirit na na all I want for Christmas. It's the longest and it's the best. Paskong Pinoy is above the rest. Pag magkakasama, sobrang happy naman. Hindi ka lilimutan, pahahalagahan. Kasabay na ngalo ng buhay ngayon, kami kasama mo sa habang panahon. Sabay-sabay tayo na mapapatalon sa masaabangan na bago sa bago taon. The best ang feeling tuwing Christmas magkapiling. Laging feel na feel, laging feel na feel. Damang-dama ang sigla, umaapaw ang ligaya. Lalong feel na feel, lalong feel na feel. The best ang feeling tuwing Christmas magkapiling. Laging feel na feel, laging feel na feel. Damang-dama ang sigla, umaapaw ang ligaya. Lalong feel na feel, lalong feel na feel. Feel na feel ang Paskong kapatid. 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 Ang SMNI hosts na sina Eric Celis at Lorraine Badoy matapos silang i-cite in contempt ng kamera. Pero ayon sa komite na dumidinig sa mga posibleng paglabag ng SMNI franchise, hindi sila madadaan sa ganyan. Nasa front line ng balitang yan, si Marian Enriquez. Detention po ni Ka-Eric. Conference room po na... Ito ang detention center sa kamara ng SMNI host na si Ka-Eric Celis matapos i-cite in contempt ng House Committee on Legislative Franchises. May folding bed, mga kumot at unan. Pareho sila ni Lorraine Badoy na nakadetain at pina-cite in contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling at hindi pagsagot sa tanong ng mga mambabatas. Sinisilip ngayon ng mga kongresista ang posibilidad na bawiin ng prangkisa ng kumpanyang nagpapatakbo sa SMNI dahil sa mga umano'y paglabag sa prangkisa nito. Naka-hunger strike mula pa alauna ng hapon nitong Miyerkules, December 6, ang dalawang SMNI hosts. Hanggang tubig lang yung kanilang consumption ngayon, walang pagkain as a sign of protest sa illegal na ginagawa nila ng House of Representatives Committee on Franchise.
Iaapila ng kanilang kampo sa Lunes ang contempt order para mapalaya na ang dalawa. Kung sakali ay pagbobotohan pa ito ng komite. Pero kung hindi raw ito katigan ng komite, mapipilitan silang maghain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang umano'y illegal detention at arrest ni Celis at Badoy. Nauna na kasing nasabi ng mga kongresista na posibleng sa Kamara na magpasko si Celis at Badoy. Hindi tayo pinakinggan. Ang gusto lang nila, yung sagot na gusto nila na sagot. Kung hindi naman nila gusto yung sagot, parang ang interpretation nila, pagsisinungaling. So, we opted to file a case to the Supreme Court. Desisyon daw ng mga hosts na mag-hunger strike, pero nanindigan si House Committee on Legislative Franchises Chairman Gus Tambunting na hindi sila madadala sa mga ganito. They're used to this, no? And alam po ninyo, at times we don't know what their intentions are. If that is done to persuade the committee, I really don't know. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin isinisiwalat ni Ka-Eric ang kanyang source sa Senado sa umano'y 1.8 billion pesos na travel fund ng opisina ni Speaker Martin Romualdez. Nanindigan naman ang abogado ng SMNI na wala silang paglabag sa kanilang franchise. Automatic revocation ng parusa sa mga sinasabing paglabag. Kung may violation man, at least i-comply ang bigyan ng pagkakataon na i-comply yun. And kung assuming na mali yon, at least may due process pa rin. But in this case, hindi natin na avail yung due process na kailangan ng ating ng SMNI. Pagkikita ko naman po our records will bear us out. Due process was definitely accorded to them. They were every time that they wanted to speak, they were given that privilege. As long as they were recognized accordingly. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Abiso naman sa mga biyahero, hindi muna ipapatupad ng Land Transportation Office ang no registration, no travel policy. Ibig sabihin, papayagang bumiyahe ang mga sasakyan kahit paso na ang kanilang rehistro. Para yan sa buong buwan ng Disyembre kung kailan marami mga biyahe para sa holidays. Magpapatuloy ang maigpit na implementation ng no registration, no travel policy sa Enero ng susunod na taon. Sa datos ng LTO, higit 24 million na mga sasakyan ang may pasong rehistro na daragdag sa tumitinding holiday traffic. Higit 2 linggo bago magpasko, dagsana naman ang Divisoria sa Maynila. Pinaka-tinututukan ngayon ng PNP sa lugar ang pandurukot at pananalisi ng mga kawatan. Live mula sa Divisoria, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, marami na bang tao dyan? Cheryl, mukhang pagkatapos ng trabaho, dito na nga sa Divisoria, dumiretso ang ilang mga namimili dahil unti-unti na rin nararamdaman ha ang pagsisiksikan ng mga tao sa lugar. Kaya naman sa mga kapatid natin na nakatanggap na ng 13-month pay o ng Christmas bonus at mamimili pa lamang ng pangregalo dito, mukhang dapat planuin muna ng maigi ang inyong pamimili. Unti-unting kumakapal ang bilang ng mga tao sa Divisoria, Maynila, mahigit 2 linggo bago magpasko. Marami sa mga namimili, umiiwas sa siksikan lalo bukas sa simula ng long weekend dahil special non-working day kasunod ng kapistahan ng Immaculate Conception. Para makabudget. Kabudget ba? Mura-mura pa ngayon, di pa sikip. Malapit na ang Pasko, super traffic, mahirap sumakay, saka mahal ang bilihin, saka marami naman turo. Ilang foreigner din ang naispatang namimili sa DV na kilala bilang bilian ng mas mura mga paninda sa Metro Manila. It's a lot of people, really crowded, little bit chaotic, but a good variety of different stuff. It's affordable, it's cheap, and I think the quality is solid. Sabi ng mga nagtitinda, bagamat dumarami na mga namimili, hindi pa nila ramdam ang malaking kita. Nagtaas din do kasi ang ibang bilihin, gaya ng mga laruan, kung sana sa 5 hanggang 10 piso ang iminahal. Habang yung dating 35 pesos na pambatang damit, 50 pesos na ngayon. Pagka hinahango rin sa ibang bansa yung tela, syempre yung tax din po nila, magbabaya din po sila na ilalabas dito sa bansa natin. Pero bukod sa mga namimili, mahigpit na binabantayan sa Divisoria ang mga mandurukot. Pero pagmamalaki ng PNP, kung nung nakaraang taon ay 2 hanggang 3 insidente ng pandurukot kada linggo ang naitatala, simula raw nung Nobyembre, wala pang naidudulog na pandurukot sa Divisoria.
Nagdagdag din kasi na aabot sa hanggang 40 pulis na divisorya hanggang bago magmismong holiday. Minsan na namimili yung tao, ibababa yung pinamili, lilipat sa kabilang tindahan, makakalimutan yung pinabili, may ibang nakakadampot. Habang ang mga barangay officials, mas nakatutok sa iba't ibang modus ng pambubudol sa mga customer. Kuwari, magkasama sila, pero hindi pala. Yung bayad, minsan nakukuha ng lalaki, hindi binibigay sa tindera, binubulsa, tatakbo kagad. Dahil dagsa ang tao, nagkabuhol-buhol naman kanina ang traffic sa Recto Avenue patungong Morayta. Kaya ilang beses sinisita ang ilang ambulance vendors. Kasi dumadami yung dumadayo rito, namimili, mamasahe, may mga may sasakyan. At nagsama-sama, yun na, talagang nag-focus ang traffic. Cheryl, tuloy-tuloy na rin ang night market dito sa Divisoria mula yan alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga araw-araw. Kaya naman sa mga mamimili pa lamang dito sa Divisoria para iwas sa berya, maging alerto. Huwag na magsuot ng mga alahas at huwag na rin doon magsama ng mga bata. Kung hindi naman may iwasan, siguruhing hawakan po sila ng mabuti. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Susunod, kilalanin ang bagong kasangga sa pagbabalita sa Frontline Pilipinas. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
showbiz? Eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Nababalita ngayon ang hiwalayan ni na BTS V at Blackpink Jennie. Sa isang exclusive report ng Korean media outlet na JTBC, ni-reveal ng kanilang insiders ang naging hiwalayan ng dalawa. Bagamat walang naging official confirmation sa kanilang naging relasyon, makailang beses silang nakunang suite na magkasama sa ilang lugar. Sakto naman ang balita ng hiwalayan sa pagpapa-enlist sa military service ni V sa December 11. Ngayong buwan din papasok sa military ang iba pa niyang co-stars at co-Bangtan boys na sina Jimin, RM at Jungkook. May bagong maghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon mula sa Frontline. Kilalanin ang ating bagong kasangga sa pagbabalita sa Frontline News ni MJ Marfori. Mas pinatikas, mas pinatibay, at mas pinalakas na Frontline Pilipinas. Meet our newest kapatid. Ang walang inuurungan sa pagbabalita. Isang legit na laging nasa frontline. Ang award-winning broadcast journalist, Jiggy Manikat. Kasama ang mga TV5 bosses na sina Chief Finance Officer Pierre Buhay, Chief Operating Officer Dino Lorena, President and CEO Guido Zabaliero, at News 5 Chief Luchi Cruz Valdez, pumirma na ng exclusive contract sa kapatid network si Jiggy. Jiggy is a face of news, and we need more faces in news. And we're so happy that we finally got a face that really packs in all the punch we need to para makapakita natin sa mga manonood natin na seryoso tayo sa paghatid ng mga balitang kumpleto, no? Kumpletos ricados, malalim, at mabilis ang pagkuha, no? Diyan kilala si Jiggy eh. Dahil sa tumataas na ratings ng Frontline Pilipinas, tuloy-tuloy lang ang TV5 sa pagpapalakas ng News 5. TV5 is so happy na Jiggy has decided to become part of the team. Kapatid na siya. We continue to grow our news. We are making inroads in our news with our frontline, and it's only right that we start to complement it with people like Jiggy. Asahan na raw ang mga exclusive at mas totoo pa sa dati nang makatotohanang pagbabalita. Lalabas ulit ako for stories, pero yung mga stories na talagang pinaghandaan, pinag-aralan, mai-apply ko yung estilo ko and bring in new kumbaga addition to my work ethic. So yun, at the same time talagang maabot natin yung mga audience. Abangan si Jiggy sa Frontline Pilipinas simula January 8. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At malapit na, welcome Jiggy! Ayan, so, magka-excited! Yes, magkakasama po kami. Kinakabahan siya actually. Bakit naman? Kasi daw, pag sumali na siya sa atin, mapipilitan siya mag-TikTok. TikTok! Sasayaw na rin si Jiggy Manikat. Hindi. Getting Jiggy with it. Oo, oh, Jiggy. Pero di bale, meron pa siyang panahon para mag-practice. Okay. Na January 8, abay, mas strong na tayo. Diba tayo? Mm. Mas madami na tayo. Stronger para together. Yes. No? Pasabog sa 2024. At tumataas pa ang ratings. Tsaka si Mikey laging absent kasi. Lagot ka. Oh, mga kapatid, enjoy natin ang Christmas. 18 days na lang po, Pasko na. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong makasangga sa pagbalita kasama si Kalad Karen. Present! Ako mo si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas!